Aku yang nagbilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mulutanda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with Tito J. We will have again guest from the Middle East, from Dubai, para po tayo ay matutuhan natin, ano, makapag-gawa tayo ng magandang buhay, magkaroon tayo ng magandang knowledge. Ma-apply po natin, hindi lang po safety, pati yung kanilang mga paano ba po sila nakapunta ron, paano ba po sila sumikat. Kasi po, no, ang karunungan o ang pag-aaral, ang susi po, yan ang susi, no, para matanggal po yung posas ng kahirapan at kamangmangan. And I would like to quote ang isa pong propeta, the living prophet ng mga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na si President Russell M. Nelson, na sinasabi, ang difference ng nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Ang difference po nila, pag hindi ka nakapag-aral, yung pagiging inhenyero, doktor, nurse, accountant, o anuman na titulo sa buhay, ay isang panaginip lang. Pero po, pag kayo'y nakapag-aral, pwede nyo pong mangyari na to. Pwede kayong makatulong, pwede kayong makagawa ng magagandang bagay sa inyong kapwa at ma-uplift ang buhay ninyo. Kaya po ang programang ito, All About Safety, ay hindi lang po tungkol lagi sa safety. Meron pong important component yan na lagi natin tinatanong sa mga guest natin, ano ba yung naging journey mo? Nurse, madaming mga ginawa sila. Katulad ng ating guest na ipapakilala ko sa inyo in a little while. Iano ko lang muna yung aking t-shirt ngayon. Ano? Sa mga nandiyan dyan na nakikinig tayo, magbubukas na po. No? May permit na tayo sa test na to operate para sa rigging. So tuturuan ko na kayo paano maging certified rigger. At mag-ano tayo via Zoom, katulad nito, via Zoom. At pag nagkaroon na po tayo ng via Zoom, madadagdagan ko inyong kaalaman. At pag nadagdagan na inyong kaalaman, maalis na po ang posas ng kahirapan. So sabi nga nila, madali lang naman daw yung rigging, magtatali-tali lang ng crane. Hindi po yon, pagtatali-tali lang. Ang isa pong rigger ang nagsasabi na ito yung gagamitin mo na sling, eh, paano po pag hindi niya rin nakikita ni operator at siya rin ang kung talagang ma-upgrade yung rigging NC1 to NC2 o NC3, siya po ang gagawa ng rigging plan o critical lifting plan with methodology na sinasabi niya, with this kind of crane, you'll be able to lift a 80-ton transformer or generator, 100 ton yung ginamit, so there is a 20% safety factor. Ngayon, tama ba po yung sinasabing yun? At tawagan mo nga, Secretary Gisa, text mo na si Brad Pitt. Nakita ko na kanina si
Hello. Hello, medyo nawala tayo doon, nagkaroon ng technical glitch. So apologies, no? So sinasabi nga natin, pumasok na yung ating guest at i-introduce natin sila lahat na ano, pati kay Brad Pitt. And let us really enjoy the show, learn from it. At habang inihintay, I would like to comment yung 0.75 distancing. Alam nyo nga po, kung yung 1 meter, hirap po tayong sukatin eh. When you try to make it complicated, kasi po 0.75, no? Eh, napakahirap po yan i-measure dahil hindi po siya round number. So magkakaroon po ng confusion. So in abroad, as I say abroad, lagi pong 2 meters yata. So let's try to standardize it. So yung mga nasa ating gobyerno, we are not here to criticize you. We are here in safety to augment you. So, nakakinig na ba siguro si Brad Pitt at saka si ano si Art? Pwede nang pumasok pati si Jennifer, nilagay mo na rin ba? Ito na si Art. Hello, well, we have our guest, so introduce lang natin siya, no? He is a electronic and communications engineer by profession. He is a fire safety specialist po dyan sa the Middle East, ano? He has worked extensively on safety, no? Mahaba po yung kanyang ano, pero para gumanda po yung ating usapan, magandang hapon sa iyo, Engineer Art Bustillo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa nakikinig at nanonood ng ating live streaming ngayon. At magandang umaga din dito sa Dubai kasi nandito po ako sa Dubai at saka sa Middle East. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa panyaya mo, Sir J, o Kuya J na lang tawag ko sa iyo, Kuya J. Na Tito J, sa radyo ang tawag sa akin, Tito J. So, Tito okay J. Naman ba audio ko? Okay ba? Okay naman po. Okay po sa akin. Yan. Yung siguro yung kay Michael, hindi maganda. So, lagi kong tinatanong ito para alam mo naman tayo, Art, mga naghanap buhay na tayo at kanina bago ka pumasok, sinabi ko ang pag-aaral, karunungan, yan ang susi sa kahirapan at kamangmangan. So, tanungin natin ang journey mo, yung tinapos mo, kanina in-introduce kita as an ECE, Electronics and Communication Engineer, at dahil dyan sa kursong yan, nakapag-abroad ka, at ngayon nasa safety ka, isa ka ng sikat na fire specialist. Pakikwento nga lang sa mga nakikinig at nanonood sa atin ang iyong journey in life. Ang journey ko talaga sa buhay kasi ganito, alam mo naman yung mga noong unang panahon sa mga kasing katulad ko na galing tayo po sa probinsya, siyempre nag-adventure po tayo makatapos ng ating pag-aaral. Kaya po nag-working student po ako sa isang school, isang institute doon sa Cebu, at doon po ako nag-aral at nakuha ko yung profession ko dahil sa pag-working student sa school na yun. At at the same time, nagturo po ako doon for almost 3 years. Then nag-abroad na po ako dahil sa opportunity po na hinahanap natin na magandang buhay. At ang una ko pong pag-abroad po ay sa Saudi Arabia po. Nagtrabaho po ako doon sa isang company, sa isang telecom company. On my experience, I worked there for 3 years in that is in Al Bilad Bell Canada International. That's the first company I worked. Then after that, I worked in sa government ng Saudi Arabia sa Royal Commission. So I worked there for 7 years as a fire inspector. So bakit po ako naging fire inspector galing doon sa electronics? Kasi po ang naging trabaho ko sa previous job ko po ay na-assign po ako sa ancillary communication sa pag-maintenance ng mga electronics equipment like fire alarm, CCTV.
Then, dahil po sa eskola ko na-assign, nangailangan ang rural commission ng isang tao na mag-house doon na isang technician. At pagkatapos noon, kasi siyempre natapos na yung kontrata natin, nag-apply po ako sa rural commission. Kaya na-hire po ako as fire inspector na wala po akong experience talaga. Kaya dumaan po ako ng rigid training na nagpapasalamat din ako doon sa kaibigan ko na na-hire ako doon. Pero dumaan po ako ng rigid training ng aming fire chief kasi siya po ay isang professor at training instructor ng isang fire academy sa USA. Kaya doon po ako nahasa, doon po ako natuto. Wow. Maging isang fire professional. Oh, kasi sa fire department po ako nagtrabaho. Oh, kaya doon po. Kaya, learning po, kailangan po natin na pag-aralan talaga kung ano po yung nasasaad doon sa profession mo. Kasi hindi lang basta-basta ang pag-recommend bilang isang inspector kung ano po ang kailangan ng isang building. Kaya po, nandoon po ako doon. Pagkatapos mo noon, siyempre napiktuhan tayo ng localization at napunta po ako dito sa Dubai. Oo. Pero sa pagkataon din, sa pag-apply ko rin, alam mo naman, bago nag-apply po tayo, siyempre nawalan tayo ng trabaho, accidentally din po na yung hipik ko, yung partnership ko sa dating trabaho, siya rin pala ang nag-interview sa akin. Nakita po kami, tapos nagka-trabaho ulit kami dito sa Dubai. Nag-work po ako dito sa Dubai for now, for 26 years and 9 months na sa company na yan. At ang journey po namin, kasi pagdating ko dito, siyempre sa aviation, maliit pa yung yung airport, siyempre ang department namin po ay ang group safety, pero ang section namin is ground safety and fire safety. Very good lang po na more or less, para more or less mag-interact tayo, para more or less para kumbating interview, di ba? So, nasa Dubai ka, you are now working at the airport, tama ba? Oo, sa airport. Pero sa ngayon po, dahil sa nangyari, retired na po ako. Retired recently. Nag-retired na po yung yung status ko ngayon. Retired na po. Sa airport. Okay, okay. Sa kanya ko ngayon. Anuin ko lang muna, no? Para more or less, alam mo, madami rin kasing nakikinig sa atin ng mga safety officers, di ba? At lagyan natin ng konti kasi ang programa natin is about safety, di ba? Mamaya, anuin natin yung ibang mga past experiences. Sige. May nagtatanong kasi dito yung ano ro ba ang ikaw ay isang fire safety professional o fire specialist, yes, kung ano man tawag mo. Okay. Based sa iyong experience o sa iyong hanap buhay ngayon, ano ba mga common causes na pinagmumulan daw ng apoy o sunog? Common causes of fire. Ang number one causes po sa sunog, kasi ang fire prevention is start at home. Kaya ang common causes po ng fire is number one is cooking. Alam mo, yan ang number one, maraming sunog na nangyari sa pagluluto dahil sa cooking oil. Kasi ang cooking oil yan, kapag natagalan yan, umabot ang ignition temperature, madali lang masunog. Ang katulad yan ng sample, maglagay tayo sa cooking oil ng 1/3 quantity ng pan, katulad din yan ng gasolina kung mag-ignition yan. Kaya yun ang number one causes na inaiwanan. Oo. Number two causes naman, yung number two is yung electrical fire. Kasi normally, gumagamit tayo ng mga adapter. Adapter na naman siya. Ginagamit natin na multiple socket siya, multiple outlet. Kaya maraming mga loses dyan, nag-i-spark, na hindi lang natin, normal na lang sa atin. Kaya yun ang mostly na number two causes. Tapos nagkakaroon ng sunog through sa ating mga equipment na nakasaksak doon. Yun ang number two. Tapos naman yung others. Ang pinakamalaking sunog naman na normally, kahit dito sa Dubai, kaya ngayon ang civil defense, ang authority dito, ay in-evaluate nila yung facade nila, yung cladding.
na mostly yung mga towers na nangyayari kasi doon sa cladding ay non-combust cladding yung ginagamit, yung fasad nila na ginagamit na materials. Kaya just like an inferno kung nasusunog siya, yun ang malaking sunog talaga na nangyari sa isang building. Oh, yun ang, then mostly okay. Din sa mga ano sa nangyayari din yung mga sa mga cooking commercial equipment, yung sa cooking katulad yung mga KFC, mayroon silang mga nangyayari na walang proper suppression system at saka proper ventilation, kaya lumalaki yung sunog lalong-lalo na sa commercial okay. kitchen facilities. Oo, okay. Yung, parang dito rin Sir Art, di ba dito maraming sa LPG fire, kaya sa mga cooking diyan ba rin ang mode of cooking LPG rin? Oh, LPG. Ang iba dito normally LPG, pero yung mga high-rise building ngayon na new buildings ngayon ay centralized gas na sila ngayon, centralized gas yung mga ibang building ngayon. Pero normally centralized na ano? Centralized gas, LPG gas o centralized electric? Hindi, yung gas na LPG gas, centralized siya ang ibang building dito. So naka-piping yan, di ba? Naka-piping sa isang building, meron ng tangke, tapos naka-distribute sa mga building siya, yung ano niya, yung gas niya. So, parang ano lang, parang tubig. Ang nangyayari, Sir Art, meron palang manifold dyan. May maraming tangke ng LPG, tapos naka-isang header, tapos lalabas na kay regulator, distributed na sa ibang mga gamit. Ganun hindi, ba? Hindi, ano siya? Parang nakita mo yung bullet, tank na mamalalaki. Yung katulad yung mga, yun ang ano, centralized dito na ginagamit nila. At saka fully protected naman yung ano niya, yung mga tanki ng suppression system. Kaya yun. Okay. Recently nga dito, mayroon nga dito nangyari na ano eh. Kawawa ng dalawang kababayan natin eh. Alam naman natin na dahil doon sa gas explosion eh. Okay. Sir Art, ngayon pumasok na ang ating laging kahokohos at kasama natin sa Integrated Risk Management Association of the Philippines. Si Engineer Jennifer Gardian. So, magandang hapon sa iyo, Jennifer. Magandang hapon, Chairman. Walang audio si Jennifer. Walang audio, Chairman. Good morning. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ating co-chairman, okay. Sir Art Postelio, and ang incoming president ng ERMA Philippines, Jay. Sir Jay, good morning. Good afternoon. Oh, good afternoon. Maganda po. Bago ka pumasok, pinag-uusapan namin ni Sir Art yung mga common causes of fire dyan sa kanyang linya. So, bigay uli natin yung floor kasi medyo maraming nakikinig sa atin. Mga may magko-question sa atin. Yung makiki-interact sa atin, yung tatawag sa 0917-862-4995. Hindi pala tatawag, magte-text ng smile and be safe. Magkakaroon ng t-shirt. Magkakaroon ng iced coffee. Magkakaroon ng ito. Chisco. Nawawala sana eh. Chisco. At wala pa si Brad Pitt eh. Yan, magkakaroon din ng honey at t-shirt. Baka kasi t-shirt wow. Ang kanya namin na all about safety at ano ba yung bagong business ko, yung rigging. So, sige po, Sir Art, pasensya na po kayo at okay lang po. Magpatuloy niyo po yung inyong sinasabi tungkol po dyan sa sunog. Oo, okay lang po. Yun naman, minsan, alam mo yung, alam natin yung meron tayong mga anak. Siyempre, dapat bantayan din natin yung mga mag-range ng mga 4 years old to 6 years old o 3 years old. Kasi, okay. Alam natin na adventurous yung mga bata.
ang kusis niyan, lalong-lalo na yung minsan mayroong mga magulang na nagkarilyo, kung saan-saan lang nilalagay nila yung sigarilyo, naiwanan ngayon yung lighter, naiwanan ngayon yung matches. Siyempre, yung bata nag-adventure, i-ignite nila ngayon yung sofa, yun din isang kusis ng sunog. Oo. Kaya nga, mayroon akong naimbestigahan talaga na napakaswerte talaga nung buong pamilyang yun na kasi sila naiwan, mag-ina. So, ang sunog kasi napakabilis. Kung tinignan ko yung severity ng sunog, hindi umabot ng isang minuto na ano na yung buong ano nila. Okay, oh, malaki na kagad. Ngayon, tatanungin naman natin na Sir Art, para meron tayong interaction naman. Ito naman sa earmap naman, meron ka bang plano, Sir Chairman, Engineer Jennifer, na magbigay rin ng mga turo o mga webinar na magiging speaker naman si Sir Art tungkol sa mga fire safety? May plano ba ang earmap sa Pilipinas na mag-conduct ng ganyan? Kasi mukhang isang expert si Sir Art eh. Meron bang plano ang earmap na mag-conduct ng webinar? Tama ka, Sir Jay. Napaka-experiensyadong itong si Sir Art Bustelio about fire. You can imagine, within 25 years experience, sa isang napaka-kilalang kumpanya sa buong mundo na nagtrabaho siya ng 25 years at kanyang sinishare yan sa Airmap Organizations. Kaya ganito katindi ang at kalawak ang network ng Airmap dahil sa mga katulad niya na co-founder ko sa Airmap, sinishare namin yung experience namin. At napaka halaga niya na yan nga sinasabi namin. Si Sir Art, retired na sa Emirates Airlines, 25 years. At yan naman niya sinishare yung knowledge niya about Pilipinas. Sige. Chairman, dali mo na. Papasukin natin yung ating pinaka-idol ng lahat. Ang idol ng safety. At kanina, na-advertise ko na iskulele yung iyong mga itong mga produkto natin. Ito yan. Ko yung mananalo magkakaroon tayo ng mga pa-premyo na cheese. Coffee. Nasabi ko na kanina magkakaroon tayo ng coffee sa mga magsasabi ng smile and be safe. So ayan na. At meron tayong bagong produkto si Brad Pitt na iskulele. Brad Pitt, hi everyone. Ang ating guest si Engineer Art Bustelio, isang fire specialist sa Dubai. At siyempre ang ating mabuting chairman ng IRMAP, nice si Jennifer Garjan. Nice to see you again, Chairman Jennifer. Idol. Yan ang favorite ko eh. Good afternoon, Sir Art. Kakantayan ba uli natin, Brad Pitt? Pwede. Kantaan ulit natin si Jennifer. Funny how so many moments slip away. The things I meant to say. Sabay ka, Jerman. Sabay ka, Jennifer. Dapat alam mo yung kanta mong yan eh. Jack Jones. Sir Art, alam niyo yun? Alam niyo yung kantang yun, Jennifer? Sir Art, alam mo ba yung kantang Jennifer? Yeah. Jack Jones? Yan na ba yung team song na Airmap? Yan na, team song na Airmap. Tatang si Jennifer Airmap? Jennifer? Yeah. Ayan, may team song na kayo. May team song na kayo. Pero okay. Bago ano, tuloy na lang natin na isa pang ano, yung Sir Art para ano, di ba? Yes. Nasa common causes of fire sign, nandun doon tayo sa mga cooking, no? Kasi doon daw sa Dubai, Brad Pitt, yes. Nakalinyada na yung tubo ng LPG papunta sa mga building. Wala para na sa hindi Amerika. Yes. Oo. Hindi kanya-kanya. Walang ano, LPG. Nasa tangke, wala na pero so, naka-distribute na maganda. Tatanong ko lang kay Sir Art, meron ba siyang nakikitang advantage niyan at disadvantage tayo dito na tangke-tangke kung meron siyang maiano ron na wala naman, parehas lang? Parehas din naman yan. Walang, ang advantage lang doon kasi centralized siya. Siyempre tayo, isa-isa, bibili tayo ng tangke natin. Yes.
mayroon na mga piping siya, di, ano mo na lang, i-connection mo lang yung ano mo, parang outlet ba, na yes. papaganahin mo lang yung appliances mo, yung cooker yes. mo, yun ang advantage doon. Pero ang at the same time din, yung protection niya, kasi siyempre yes. ako na standard talaga ang protection niya. O yes. may mga, siyempre may mga bulb yan, na kung magkaroon man ng sunog, automatic magsa-shut off siya, at saka may protection din yung tanki niya, yung equipment niya, kaya hindi basta-basta lang, napakaganda. Yun ang advantage doon. Hindi katulad yung nasa bahay lang, kasi ang problema kasi kapag nagkaroon ng leak yung nasa loob ng bahay. Yung sample ngayon, yung leak niya umabot na doon sa explosion limit ay sa sabog ngayon. Alam mo naman pag may sabog ng isang tanki, yes. yun ang problema doon. Oo. Kaya meron ako nabasa na yung liquefy, yung LPG talaga, siya yung odorless. So yes, may hinalo lang para nga pag merong leak, maamoy siya. Tama yes. ba yung nabasa ko? Oo. Ganun pala yun. Yan. Mercaptan ang tawag dyan, Brad Pitt. Mercaptan ang hinahalo para maamoy. Yes. Oh, para sa safety rin yun. No? Para sa safety rin. Ano? Yes. Okay. Interact natin lahat. Apat tayo. Hmm. Di, bigyan naman natin si chairman na guardian ng floor. Ikaw ba, chairman, halimbawa, merong ganyang kalaking building o ano, ikaw ba nag-audit dyan sa mga nilalagay ng mga ano ba yung, minsan sabi mo kasi nag-audit ka ng safety sa Dubai . Ano ba yung mga ino-audit mo naman dyan na po pwedeng matutuwa ng mga kababayan natin dito? Pag ang depende kasi sa cover ng trabaho mo, like for me, my trabaho is integrated management system engineer specialist. During the external audit or before, you can lead the fire drill with civil defense. Okay. Ibig sabihin, dahil kami ay isang institution ng government, piniprepare namin parati yung pag drill namin once a year with the civil defense. So, parang actual scenario na ginagawa namin at magiging documented na mga scenario at yan ang hinahanap during the external audit yung mga fire drill. Ngayon, kung ikaw naman is mag-inspection as safety, kasama naman dyan ang pag-inspect mo ng mga type yung fire extinguisher, kung tama ba sa requirements sa isang area, at kasama mo rin as sa safety inspector yung pag-check ng mga requirement as per the standard of the sa fire safety. Ngayon, mag-check naman ang building pag like here or dapat government. Dito ano check kasi sa occupancy bago mag-occupancy, checkin ng municipality, checkin ng civil defense. So in short, tinitingnan yung compliance sa fire safety. So parang okay. Sa Pilipinas din. Ang problema, ang pagkakaiba lang, yung implementation kasi, kung saan dinadaan. Dito kasi, ang implementation, hindi dinadaan kung kani-kaninong agency lang, government talaga. Kaya ang napakaganda ang resulta, ang pag-implementa. Talagang may pangil yung bata sa pag-implementa. So ganyan. Okay, ano naman, Brad Pitt, ano ko naman kasi, ito tatanungin natin kasi, 25 years sa sunog sa hindi ba? Ano ba yung tanong mo? Okay, Sir Art, tanong natin, ano ba yung diferensya ng safety at yung fire at yung life safety work? Ano ba yung mga klase niyan para naman kami nila Brad Pitt o ibang mga batang nanonood sa atin? Educate us. Ma-educate mo. At tapos niyan, pag natapos naman si Engineer Art, si Engineer Guardian naman. At tapos Brad Pitt tayo, kakanta ulit tayo. Yung kaibahan kasi niyan, kasi alam naman natin yung safety, ang pinuprotektahan yung individual ng tao at saka yung workplace safety niya. For example, paano ang tao magtrabaho, anong activity yung ginagawa niya, ginagawa ng risk assessment para hindi magkaroon ng aksidente. O yung equipment niyang ginagamit, connected with the
operator, for example, yun ang evaluate natin doon para hindi magkaroon ng aksidente. Yung sa fire safety naman, ano talaga doon, ang mayroon tinatawag kasi ng building fire safety protection at saka yung life safety. Na ibig sabihin, tayo, pumunta tayo ng life safety, pumunta tayo ng isang building, pagpasok natin, safe pa tayong makakalabas ng building na buhay? Yun ang tanong natin bago tayo mag-occupancy. Kaya okay, sa tatawa ng fire safety, life safety, fire and life safety, involved kami during design pa lang. Kasi titignan doon sa plano mo na yung means of egress, tama ba yung compartmentation ba? For example, meron tayong hospital. Di ba ang hospital, hindi tayo pwede mag-evacuate, tatakbo yung mga pasyente. Oo. Kaya horizontal evacuation ang gagawin. From area A, for example, zone A, pupunta doon sa zone B, kung nakasunog sa zone A. Kaya lahat ng mga wall yan ay fire-rated walls. Yeah. Pati yung mga doors na kailangan with a minimum of 2 hours or 1 hour with respect to the standard. Kaya yun ang tinitingnan during sa design stage. Design pa lang. Okay. Meron tayong building. Okay. Meron tayong, for example, commercial. May diskuhan. For example, isang hotel, may diskuhan siya, may lupuan. Kailangan, may mga offices, separated siya ngayon ng fire compartmentation. Yeah. Yung building din, for example, yung staircase. Sir Rod. Sige. Sir Rod, sandali lang. Di ba, Brad Pitt, yung sinasabi ni Sir Rod, nangyari na rito yan, di ba? Yung building, may diskuhan, di ba? Ano yun? Yes. Ano yung pangalan? Ozone, di ba? Ozone disco. At Timog. Timog, maraming doon na Sir Art. No? Yes. More or less, ha? Pagpaumanin na lang po ng mga guests ko kung inaano ko kayo, hinahati-hati. Kasi ang ating kailangan po nating maano dahil medyo minsan, at yung pong nabibigyan at nagtatanong sa akin po ng mga magagandang produkto ni Brad Pitt, no? Paki-PM lang po si Brad Pitt kasi po, ako, Brad Pitt, hindi pa ako nakapunta ng Clark. Kila Engineer Roel Regalado at kila dyan sa may airport, malayo. Inabot na ako ng hapon. Kaya hindi ko nadala ang kanilang mga at kay RG Ainsa, hindi ko nadala rin at yung kay Tari Salvador, ang kanilang honey. Pero pinadala natin sa Cebu, yung mga nanalo sa Cebu, si Mrs. Katrinyat. Ang ngayong hapon, ang kanilang iskopi, cheese at t-shirt. Wala pong honey dahil baka mabasag. Ngayon, tuloy naman natin kay Engineer Guardian. Kajay, may tanong muna ako kay Sir Art. Sige, sir. Okay. Sir Art, kasi naalala ko nung nagkukwento ko kayo sa building, sa tungkol dyan sa sunog sa building, naalala ko yung 911. Yung Twin Towers, parang, so nung nangyari yun, nag-research ako tungkol dyan sa mga ganyan. Tapos may isa akong nakita yung interview dun sa, yung gumawa ng Twin Towers, nagugulat daw sila na sobrang bilis na bumagsak yung tower. Kasi naka-design talaga siya sa mga airplane na sasalpok dyan sa building na yan. So parang merong hindi tama. Na ewan ko kung nung hindi fake news yun or something, pero kasi yung nakita ko parang masyado siyang mabilis na nag-collapse. Anong opinion niyo doon? Kasi nakatid ako ng isang presentation tungkol diyan, kasi isang subject yan doon, nakatid ako ng isang seminar dahil sa ano yan, kung bakit nag-collapse yung building. Collapse yung building, dahil doon sa fuel ng eroplano na doon mismo sumabog sa building. Siyempre naman, ang intensity ng sunog niya dahil doon sa fuel, sa impact niya,
Oh, doon siya talaga. Yun ang number one niya. Kaya hindi, yung sinasabi nila, hindi sila makapaniwala na sobra. Sobra bilis. Kasi parang yung dinescribe pa yung mga bakal na ginamit dyan, kung gano'ng kalalaki. Na-design talaga siya na kasama yan dyan sa na baka may ano, sumalpok na eroplano sa sobrang taas nga kasi. So, naka-design siya sa ganun na hindi mo ma kukulaps agad yan within that time frame. Mabilis eh. Ang bilis niya. Yes. Alam naman natin, ma'am, mabilis talaga ang pangyayari. Alam naman, pag mayroon isang explosion talaga, eh, ano natin talaga yan, eh, siyempre, mabilis ang paggiba talaga ng isang building. Kasi ang nangyari doon, dahil doon sa impact at saka sa severity ng fuel niya, doon ang nangyari. Basta yun ang presentation na ano ko ha. Yes. Dahil doon sa fuel, sa integrity din ng mga bakal, kinompute nila na yung heat impact doon at the same time, yung temperature na nagunaw talaga yung mga steel frames niya, kaya nag-collapse siya. Yun sa presentation nila. Kaya, inano nila. Pero doon sa, ano nila, sa evaluation nila, yung pinaka-last nila, na kasi meron kami ano nag-attend ako ng isang ano noon isang seminar, nag-present sila diyan dahil doon sa impact ng intensity ng heat talaga na nagunaw yung mga siyempre ang structure nila, mostly nung building na yan is steel structure. Hindi, saka matindi ata yung fuel ng ano ng eroplano, hindi basta fuel yan, hindi katulad din sa mga kotse yan eh, no? So, ibang... parehas din ang octane na hindi masyadong maano, pero yan nga si Jennifer siguro being isang civil engineer, 'di ba? Pag ang bakal kasi nag-init, may property rin yan kasi minsan na matunaw. Hindi lang yung may property siya na ano eh. So hindi na pag ano yan, umi-expand pag ininit mo, liliit siya. Tama ba ako, Jennifer? Di ba? Kami pag nag-welding kami ng sa refinery, pag hindi magkasa yung gamit sa planta, hindi magkasa yung isang bagay, iniinit namin, magsisrink yan eh. Pag nag-shrink yun, tapos lumamig, mag-expand uli. Alam mo, so si Jennifer, meron ka bang view doon bilang isang makabigay ka ng konting view? Tama ka, Sir Jay. Yung nangyari doon, talaga namang malalim ang investigasyon. Pero may ibang mga senaryo na lumabas ng investigasyon. Kaya ngayon, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ganito. Pero may mga ibang explanation doon dahil sa mga pangyayari yun sa Queen Tower. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga design, hindi na nag-design... Maliban doon sa materials, standard compliance, ginagamit na rin yung teknolohiya. Ibig sabihin, kung may mga pangyayari na may isang attempt na target ang isang building na pasasabog, o hindi naman pasasabog, talaga yung hit niya ng aeroplano. Sa taas pa lang, alam na kung saan ang direksyon ng aeroplano na yan. Kaya doon pa lang sa taas, sasabog na siya. Titirahin na. Ginagamit na titirahin na. So, ginagamit na ngayon yung mga higher teknolohiya. Kaya hindi basta-basta. So, kahit anong design mo ng building, compliance ka, material, lahat. Kasi itong mga gumagawa ng ganyan, kabisado rin nila, matatalino rin yan. At alam pero nila kung... alam din nila yan. Matatalino kaya alam nila kung paano anong gagamitin. So, ang ginagawa ng mga... Yeah, itong mga nagdi-design, lalo yung mga high-rise building o talagang landmark, ayan ay ginagamitan na ng high technology. At para isang control din, alam mo naman, di mo maalaman at mga pangyayari. Kaya ngayon, ang demand talaga namang yung, kaya pare ang update ng mga teknolohiya natin. Tingnan mo, bawat na, kung sa isang, may isang, minsan, sa isang ginagawang design, makikita mo yung makikita mo yung pinto, pero di ba lahat ng para exit dapat bukas yan, nakalock. Yun, nakalock. Once na nag-trigger yung alarm,
umingay na siya. Lahat ng pinto, nag-unlock yan yung pala-exit. Oo, oh, nagbubukas. So, may mga magagandang teknolohiya ngayon. Okay. Kaya, okay. Okay. Yun ang ginagamit. Sandali lang muna. Gagawa muna tayo ng commercial para ulit, para sa atin. Ang programang pong ito ay dala sa inyo ng Isko B, no? Ang honey po na masarap. Kung kayo ay nangangailangan ng lakas, alam nyo ang sugar, masama sa katawan. Ito po, natural po yung Isko B. At kung kayo naman po ay gusto nyo energetic at lagi kayo nagising sa umaga, yung parang ano, ulitin po, no? Bumili tayo ng Isko B. At kung gusto nyo naman medyo minsan na, alam nyo naman, very, ano naman, Brad Pitt, parang na-rush ngayon, naggagawa siguro si Sir Art ng kanyang methodology, mga fire plan, si Jennifer sa kanyang mga audit, no? Gusto niya ng sandwich na masarap, cheddar cheese na gawa po ng Cisco. Aha, yan po. At kung gusto niyo matumugtog, yung Isko Lele. Yan po ang ating mga sponsor po ngayon. Sir Jay, Idol Isko Lele, may tinanong pa ako isang ano request. Napakaganda ng mga produkto mo kasi yan talagang dapat na ginagamit at kinakain ng mga safety officer. Ngayon, ka-Isko, lahat pa ng pwede ba na tayo magbigay sa lahat ng mga safety practitioner ng discount dyan sa Pilipinas para sa mga walang problema. So, walang paano problema. Ba nila namin yan? Sige sir. Sir Jay, paano ba mag-abay lahat? At hindi ka membro ng IRMA? Yung mga safety practitioner para makatulong. PPM nyo lang kami dito. PPM nyo lang si Isko Lele at ako. At ako nga, gagawin ko. Di-deliver ko pa. Ayun. Yeah. Ay, sir, kahapon na si Renato na nakikinig na follower yan ni Brad Pitt eh. Ang traffic sa Santa Mesa. Pumunta ka lang dito. Ano natin? Kaya to si Sir Art, baka may kamag-anak ka sa Pilipinas, alam niyo naman, para sa kaalaman ng mga nakikinig natin, eh hindi po mananatili ang programang All About Safety kung wala po tayong mababait na sponsor katulad po ng ito po ang Iscobi at ang Cisco at ang Isko Lele. Yan na chairman ating organisasyon kaya at chairman at engineer Bustillo bago kayo tanungin, di ba? Kailangan natin ng mga kamag-anak natin, sabi natin, buy Filipino, buy local. Yes, para umangat ang ating industriya. So, meron lang akong tatanong na, no, kay Engineer Art at para kami ni Brad Pitt, eh, matuto din, ano. Ano po ba ang qualification para po maging fire and life safety specialist tulad nyo? Bawa, kami ni Brad Pitt, eh, nagsawa na yan na kumanta ng Jennifer. Ayaw na nakayaran ng tao na kumanta siya ng Jennifer. Ay, naman maging katulad mo. Paano ba maging, ano ba? Yan. Napagandang tanong ko yan. Kasi po, magiging isang fire safety specialist, marami din po tayong papag-aralan, dadaanan. Katulad na po ng, siyempre, nag-aaral po tayo. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, wala talagang school na nagtuturo ng ganong profession. Kaya, asking kasi yung ano natin, yung engineering natin. Ang importante dyan, kasi malaman na, alam natin yung mga code of standard ng fire code. Kasi ang ginagamit kasi namin sa company namin ay pinag-aralan namin yung life safety code of practice, yun, at saka yung mga fire protection code of practice, katulad ng paano ang standard ng sprinkler system, pag-installation niya, paano yung bumba ng building, papag-aralan mo yan, paano ang design yan, paano ang calculation yan, tapos yung sa mga, kasi dalawang klase kasi ang ano, ang fire protection. Meron tayong active at saka passive. For example, yung natawag na passive, yun, kinukompute ngayon yung building na ang tao makalabas, sinabi ko na kanina, sa design stage niya. For example, ngayon na
yung staircases niya, yung fire compartmentation niya. Ang nangyayari kasi yung mga building, kaya malakas, mabilis din ang sunog dahil sa mga wall penetration, yung mga butas ng mga electrical room, yung mga services room, kaya tinitingnan yun na maging wala yung ano niya, yung mga butas na yan, kasi doon papasok ngayon yung apoy. Lalo-lalo na yung mga high-rise building, natawag na high-rise building from 5-story above, kailangan siya fully sprinkled. Yun ang requirements. With fire detection system, fire alarm system. Tapos naman, yung mga electrical, electrical services room, kailangan naka-fire compartment siya. Yun ang mga number na mga requirements. Staircases naman, kino-compute niya na yung capacity ng mga tao na gagamit doon, lalabas doon, kailangan tama-tama sa kanila yung occupancy doon. At the same time, meron kasi yan mga bagong technology na ngayon eh. Na for example, pag nag-fire alarm, for example, yung staircase natin, lalagyan niya ng pressurization fan. Bubugahan siya ngayon ng pressurization air niya para yung usok hindi pumasok doon sa staircase. Kasi yun lang naman ang pwede nating matagpuan para safe tayo na makalabas ng building. Yun. Yun. Gagong technical na. Oo. Mano, mahaba, mano, mahirap. Baka hindi natin kakayanin Brad Pitt pero. Oo. Hindi, pero ito, KJ. Yung mahirap yung sa building na yan, lalo na yung sa high rise. Pero ang pinakamahirap sa lahat na nangyayari ngayon sa California, yung forest fire. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap kontrolin dahil malawak siya, malawak. And, paano mo dadalhin yung tubig doon? Dahil doon sa, ang tawag noon, dahil doon sa radiation. Jennifer, pwede ng safety officer to si Brad Pitt. Gawin na ang ano yan, advisor ng earmap. Siyempre, natututo ako dito kakapaka-in usap dito sa mga guests natin sa mga ano so saka yung mga nababasa ko yung mga nangyayari yun lang na tatanong ko lang to educate me and the people listening kasi parang ako yung representative nila as a kumbaga di ba ordinary tao na nagtatanong tungkol diyan parang ganun yung point of view ng mga viewers na ano common tao through me na tatanong. So, natututo everybody. Okay. Speaking of a common na tao, ipapa-shout out natin to si Weng Castillo. Hi, Weng! Shout out din na si Izel Mayo. Safety Isaw daw siya sa Facebook. Si Hi, Safety Jamsi. Isaw. Si Jamsi, ha? Ito, dapat Hi, bumili sa ito. Mayaman to eh. Sabi niya, smile and be safe. So, may regalo to. Nananalo to ng cheese tsaka t-shirt. May tanong para kay, ano, para kay Engineer Art Bustillo. Galing kay Christina Molino. Sir Art, paano yung kung kalan may apoy sa hose? Ano po ang gagawin para hindi sumabog ang kalan? Paano ba ito? Umapang sa host. Papunta na doon sa host. Sa tangke. Siguro maglilik na sa host. Para hindi siguro umabot doon sa kalan, ano daw ang gagawin? Yan ang tanong sa inyo ng tagapakinig natin. Kasi dito sa Dubai, totoo lang, yung meron ditong safety precaution yung mga tangke niya, na meron siyang nakaangat na red, parang knob siya, na at the same time, i-ano mo lang siya, iangat mo lang siya, talsik na agad yung host niya, yung connection ng host niya, papunta doon sa control ng tangke, ng tangke yun, yung tangke. Parang ano siya, meron siyang control na i-lift up mo lang siya,
matatanggal na agad siya. Yun dito ang mga safety device dito sa Dubai ng mga tangki. Oo. Diyan sa atin naman. Ayun dito sa atin. Sa atin naman, isara agad niya. Kung kaya pa natin isara, ay pag hindi na, ano magagawa natin? Itatakbo talaga tayo. Kasi sasabog talaga. Kailangan may isara siya kasi nandun yung source niya. Eh. Sir Art, so, Sir Art, pwede ba yung ano? Kaya natin. Yes, Sir Art, pwede ba yung kunyari may ganun, kukuha akong basang tuwalya, iyaano ko. Ano ba yon? Pwede rin yan. Pwede rin yan. Kung kaya yung ano nun, apoy nun, ma-isolate mo agad siya, pwede rin yan. Meron kang tawil, lagyan mo agad siya para masubsay niya yun yung apoy niya. At the same time, isara mo rin siya. Kasi mamawala naman siya ng oxygen eh. Kasi yung host, nandun yung apoy, sumisirit niya, malagyan mo siya ng matakpan siya ngayon, mawala siya ng oxygen, mamatay na yun yung apoy. Pwede rin yan. Sa, tama kasi. Eh, pero yung ano, direct art, Sir Art, yung diretsyong tubig, buhusan ko siya. Kunyari, kumuha akong isang balding tubig. Pwede ko ba siyang buhusan? Yeah, yun ang hindi natin maaari kasi direkta yan eh. Meron siyang... Yun ang, kasi yung iba ganun ang ginagawa eh. So, ito, to educate them, hindi po pwede yung ganun. Yung isang balde, kukuha ka, bubuhusan mo yung hose ng LPG, hindi po advisable daw. Tama po? Hindi. Kasi may oxygen. Kasi may oxygen yung tubig eh. Yung ba yun? Kaya hindi advisable? Kung ako lang, para more or less, maano naman ako ng dole, gawin na rin akong safety consultant. Diba? Ngayon, kung merong ano kasi, kung merong nagli-leak na LPG sa bahay mo, ang talagang dapat, i-disseminate mo, basahin mo yung bahay mo, mawala yung tubig. Mawala yung LPG pala, basahin mo para mawala. Kasi yung LPG, it is heavier than air, so nasa baba yan, husan mo, mawala. Para mawala. Okay. Kasi, pero pag nag-aapoy ganon, huwag mong buhusan ng tubig, lalong lalaki. Yung sinabi mo kanina, yun yung tinatawag namin mga ano, lagyan mo ng parang fire blanket. Minsan bumili ka diyan sa mga safety store, mayroong fire blanket na ano. So pwede na siguro ako maging safety consultant, chairman guardian. So tanong ito pala ulit. Meron pa kung idadagdag po doon, no? Kasi sige sir, sige sir. Ano kaya ngayon, no? Kasi pag si pagpasok natin sa bahay, may naamoy tayo na gas sa kitchen natin, please. That's okay? Importante ito. Kung pwede lang maaari, huwag niyong dalhin yung mobile phone niyo sa bahay. Kasi ini static electricity, sasabog yan. Lalo-lalo na kung yung ano niya, gas is about nasa explosive limit siya. Huwag din mag-switch on ng mga ini-electrical device, lights, anything na may spark. Sasabog yan. Kaya ang gagawin, untak agad doon, sarahan mo, i-ventilate mo, buksan yung mga pintana, buksan mo mga pintuan na makalabas agad yung gas. Oo. Tapos umalis ka agad sa ano na yan, lugar na yan. Oo. Kasi delikado niyan. Oo, kasi at tumawag ng bumbero. Oo. Hindi, wala pa naman sunog. At least na-close muna siya. Okay. Na-close muna yung cylinder. Oh, yun ang importante doon kung mayroon leak siya. Oh. Ayun, delikado pala yun, no? Yung magbubukas ng ilaw agad kasi may spark yun eh. Oo, may ano siya, static electricity tawag noon. So pagbukas mo, sabog ka na yun. Yung nangyari rito, KJ, sa may BGC. Balita mo ba yun? Yung cylinder ba yun? Na may sumabog na cylinder. Ganon din sa kanila eh. May pipeline to eh. Hindi kanya-kanyang LPG to eh. So, walang nakatira ata ron, tapos may leak, sumabog yung ano, yung kwarto. So, kasi baka may electricity ron na ano siya, spark lang ng electrical equipment mo. Sasabog talaga yun. Ang lakas yung sabog nun. Pero ganun din yung ano nila eh, pipeline din sila eh. Centralized din sila. Centralized yung LPG nila. Oh, yun ang nangyari. Naalala ko lang. Okay, KJ, go ahead.
Unmute mo, unmute mo, KJ. Please unmute. Yan. Okay, ayan. Bigyan naman muna natin ng oportunidad naman si Chairman Guardian. Favorite ko yan, favorite ko to eh. Si Chairman. Oh. Chairman, pag umuwi ka, magkita tayo ha. Ito siyempre. Chairman. Good, thank you. Napaganda ng topic. Mayroon ka bang plano na kasi kami nila Brad Pitt o maraming nagtatanong na sa akin na mga engineer, nurse, mga ano na paano ba raw sila sumali nga sa IRMAP at ano raw ang benefits IRMAP na makukuha nila pag sumali sila sa IRMAP? May mga nag-text ngayon. Salamat sa napakagandang tanong. Una-una, paano sumali sa IRMAP? Of course, kontakin ng si Sir J. Perel. Siya ang magiging incoming in charge ng Philippine chapter ng IRMAP. Magsasign ng membership. Ano, buong video? Pilipinas. Buong Pilipinas. Okay, go ahead. Mag-sign ng membership form. At once na nasa pwede, data na kayo. Pwede ba yan online? Online mag-apply? Meron, meron online. Once na nasa data na kayo ng IRMAP, magbibigay, makaka-attend ka ng mga libreng training, makakakuha ka ng mga libreng training. Globally recognized yung mga certificate na binibigay ng PRI, ng IRMAP. Wow. Ha? Yung mga nurse, doktor, marami tayong member niyan. At yung mga nurse na profession, binibigyan namin ng oras yan para magkaroon ng yung leadership nila, magturo sa amin ng first aid base, ng first aid. Kasi mga aral yan. At pangalawa, pangatlo, yung mga nagtatanong ano ba ang plano ng IRMAP, ito ang napakaganda. Dahil sa Pilipinas, una-una, ang IRMAP, ang mga member, mga professional talaga yan, mga high qualified qualifications. Go ahead, Chairman. Ang plano namin dyan, ng IRMAP, magbigay ng awareness, lalo from barangay, to give the awareness about the fire. Tulad dyan sa Manila, may squatter, di ba? Pag may sunog, hirap na hirap pumasok ang bumbero. Yes, walang daanan. Ang solusyon dyan, walang pinagkaiba, simple lang. Pa isang community, maglalagay ka dyan ng water, parang water pump, tapos mag-create sa isang community ng fire controller, emergency controller, tapos yung mga, magbibigay ka talaga ng awareness dyan. Sa isang compound na hindi hirap papasok yung bombero, magkakaroon ka ng, magbibigay ka ng awareness, at the same time, mag-create ka ng emergency controller para what we call this one, yung in case of fire, siya ang contact person. Tapos may mga fire warden sila dyan within the community. Ay, hindi namin yan, paano namin maabil yan? Kasi dyan sa Pilipinas, lahat may pera, lahat may bayad. Once na si IRMAP, nandyan na, nagsisimula na, magbibigay ang IRMAP ng libreng training with cooperation sa DILG. Para si DILG, magbigay ng instruction sa kanilang mga nasasakupan sa barangay. Kasi yun naman ang isang objection ng vision ng IRMAP, makatulong din sa Pilipinas. Kasi walang libre dyan. Si IRMAP magbibigay ng mga libreng training. So, sa maliit na pamamaraan, makatulong tayo. At yung mga gustong sumali, yung gustong i-share yung knowledge, na ang pagkakataon nasa IRMAP, bibigyan kayo ng floor ng IRMAP to share your knowledge, tumayo ka sa harapan, wow. Magbigay ka ng mga tulong sa mga kapwa natin na yung hindi nakaka-attend ng training dahil walang pangtustos, panggastos sa training. Si IRMAP magbibigay ng training. So, hindi lang yan sa fire. Lahat sa mga safety officer na hindi lahat ng mga training ng IRMAP may bayad. Kaya maraming natutuwa at maraming sumasali sa IRMAP dahil tayo naman ay talaga namang nagsishare ng knowledge at yung mga trainings na makakatulong sa mga safety practitioner para maging silang become the safety practitioner na pang worldwide. Kaya pansinin mo nga, Sir Kaesko, Sir Jay, yung mga Membro na sa gitna ng pandemic, pinag-aagawan ngayon, hindi hirap maghanap ng trabaho. Kaya ngayon, napuno na yung WhatsApp group ko,
sabit ng CB. So, okay lang, makatulong tayo. At ibigay natin sa tamang... At ang kagandahan nito, yung mga kumpanya na lumalapit sa Ermap na magbigay ng shift officer. Kasi si Ermap, hindi humihingi yan ang kumbaga talent fee like travel agency. Bawal na bawal po yan. Kaya tulong lang tayo. Kaya sabi ng mga kumpanya na lumalapit sa atin, kailangan ng shift officer. So, sige, meron tayo. Kahit hindi membro ng Ermap, nabibigay kasi kinakapos yung iba. Halos yung iba na shift officer natin ay may mga trabaho na. So napakaganda, nakakatawa kasi nandun na, nakita mo na yung ano, nakita mo na yung resulta. So sa pagsisimula pa lang, nakakatawa, nakakataba ng puso yung pinaghirapan mo, nakakatulong ka. Kaya yung mga shift practitioner nandiyan sa Pilipinas, yung mga SO1, SO2, huwag kayong mangamba na hanggang dyan lang kayo. Nandiyan si Ermap, malalapitan nyo, makakatulong sa inyo. At yan din ang makakapagbigay sa inyo ng mga trainings na bago sa inyo, na hindi lang yung trainings niya sa Pilipinas. Dahil alam ko, talagang napakamahal ang trainings dyan, darating dyan. Kaya huwag kayo mag-alala. Dahil dito sa programa ni Sir J, DWBL, All About Safety. So, nandiyan lang yan. Hintay lang po natin. At parating magsubaybay sa mga Ermap sa All About Safety, dahil lahat ng update, mga bagong programa ng Ermap, malalaman nyo sa All About Safety. Okay. Pero as usual, ano, ayan, di ba, nakikita nyo sa screen, mahigit na tayo isang oras at nag-overtime tayo, kaya lang malakas tayo sa pamunuan. Hindi naman. So, pinibigyan na. Bibigyan unin natin ng floor, no? Ako naman ng mga parting words, bigyan natin ng isang minuto si Engineer Art Bustillo sa kanyang parting words. Pwede niyang batiin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang lahat, at itaguyod niya ang kanyang kaalaman sa sunog. So, Engineer Art, sa inyo po ang mic naman. Sige po. Ako po nagpapasalamat sa iyo, Sir J, pangyaya dito. At saka binabati ko po yung mga Ermapians, alam naman natin po, at saka yung mga kasamaan ko sa dating organization, mga nakakilala po sa akin, na nag-guest pa po dito. So maraming salamat po sa inyong lahat. At pamilya ko po, binabati ko rin, lalong-lalo na alam naman natin po na taga Bisaya po ako sa Biliran Island. O, binabati ko yung mga kapatid ko doon. At saka, Sir J, may share ko lang na sa Pilipinas pwede po tayo magkaroon ng programa doon, lalong-lalo na sa sinabi ni Chairman sa community na mag-training po. Ako po, pwede po ako mag-training ng para sa mga sa LGU natin, lalong-lalo na yung evacuation process na dapat nating gawin, kasi kung may sunog na, kailangan talaga na tayo, hindi magka-importante yung fire prevention, hindi tayo magkasunog at the same time. At saka mag-assign tayo ng sinabi niya, mayroon tayong fire engine, mayroon tayong mga fire engine person, mayroon tayong first responder person na dapat pag mayroon tayong mga disaster, kasali doon ang fire. So, yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat ulit. Magandang hapon po sa lahat dito sa Dubai at sa Pilipinas, at saka magandang umaga po dito sa Dubai. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po, Engineer Art Bustillo. Ikaw naman, Chairman, ang iyong parting words para sa hapon pong ito dito sa Pilipinas at good morning dyan naman sa Dubai. Sa mga nakikinig na All About Safety, salamat sa pagsubaybay at manatili po kayong parating magsubaybay sa programa ng All About Safety. Tama po yung sinabi ng ating isang guest. Napakaswerte natin sa kasi po yung kanyang maliit na oras na yan. Daang libo na po yan kung talagang nasa labas ng training yan. So, daang libo na po yan dahil yung pong guest natin talagang specialist yan about fire. So, sa kalaman ng lahat, Ermapians, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, Middle East, New Zealand, yung mga Ermap dyan, parating makinig, manatili sa
pagsubaybay ng All About Safety. At dyan sa Pilipinas, soon, darating na ang airmap dyan. At nandyan na. At magbibigay tayo dyan ng mga libreng training. Tama yung mga sinabi ng ating guest. So, sa pamamagitan ng radio station na to, nagpapasalamat ang airmap dahil na ipababatid sa mga nangangailangan ng mga libreng tulong about sa kalaman ng training sa safety, sa fire, at kung ano man ang maibigay ng airmap. So, nandito lang kami. At maraming salamat sa iyo, Sir Isko, I'm my idol. And sa guest, mabuhay ang airmap. Ang mikropono, sasabihin ko lang. Alam niyo po, lahat po kami dito, si Isko Lele, si Airmap, at si Art, wala po kaming bayad, no? Kami po ay nagkakawang gawa lang, nag-aano po lahat kami dito, talagang hopefully, right, no? May mga makinig ang mga, sana brother Isko, makinig naman yung ibang stasyon sa atin at ma-aprobahan ng ating programa, maglumawak tayo. At sabi nga ni Chairman, libre po ang aming oras, ang aming itong radio. Ito'y aming advocacy lang. At sana naman may mga tumulong sa amin sa aming advokasya na lumakas. So, sige, Isko Lele, the floor is yours, parting words mo. Okay, maraming salamat, Chairman Jennifer. My favorite. Hope to see you again here. And salamat, Art, Sir Art Bustillo, for sharing your experiences and wisdom and knowledge tungkol dyan sa safety. So, tuloy-tuloy po ang aming advocacy ni KJ to bring safety to all. Ayan. So, be safe, keep safe, and be educated. Tune in again dito next week para sa ating another episode ng All About Safety. Thank you very much sa ating mga guests. Okay. KJ. Thank you very, yeah. Thank you rin po. At ito si Tito J nagsasabi sa inyong smile and be safe. At kayo mananalo na ng keso at ng coffee at ng honey. So, yung hindi pa po namin napupuntan, so Pampanga, siguro Tuesday tayo, pupunta kami dyan sa Pampanga. At yung marami po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At see you next week. Salamat po. See you next week. Po lahat. See you. Thank you. Bye-bye. 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 Jennifer. Funny how so many moments slipped away. The things I meant to say. I should have said them all before today. Jennifer. And now, you think I'm gonna don't forget to smile and be safe always and watch All About Safety with Jennifer. Sige. Okay. Bye. Thank you. See you next week, mga kasama. See you next week. Bye-bye. At uli, at sino yung magiging guest natin? Uli, kung si Bong Palyar o si Michael na hindi maganda yung reception na nakaraan, Jennifer. Yes, si Michael, matindi yun. Marami na tayong matutunan doon. Pagkatabihin mo kay Michael Siran, ayusin ang kanyang internet. Oo, sabihin ko na siya. O kung nakikinig ka man, Michael Siran, hindi, wala ka na uli ligtas next week. Pumunta ka na sa matinding magaling na internet. Kaya wala nang lusot doon. Sige. Yeah. Kita nyo naman. Salamat. Sige. Overtime na tayo. Pero, no. Hello. Sige, salamat. Bye-bye. Bye.